Yo, what's up? Tara, inspection natin itong bago kong bili na sensor reflex na shifters. Sa ngayon kasi sobrang laki ng tinaas ng presyo ng Shimano parts, so naganap ako ng alternative. Nagkaplano kasi ako bumuo ng gravel bike na naka-drop bar, so kailangan ko ng shifters. Ang Sensa is brand from China and mostly ng mga components niya is compatible naman sa Shimano. Ang presyo nitong Sensa Reflex na shifters is 2,470 online. Ayun, meron na siyang kasamang shifter cables. Itong Sensa Reflex is 8-speed siya and ang counterpart naman nito is Shimano Claris. Ang presyo ng Shimano Claris na STI is, last time I checked, is 6,000. Halos same lang sila ng appearance, pero ang papansin mo parang merong pattern dito sa may hoods. Siguro para sa extra grip. Kung ikukumpara natin yung rubber hoods niya, is mas manipis tong sa Sensa kaysa sa Shimano. Meron din ako nakikitang post online, sabi nila is napupunit daw tong rubber hoods. Pero sa tingin ko, depende na rin yan sa usage mo eh, kung paano mo siya iniingatan. Kung mapapansin nyo, pinagkaiba nitong Sensa is wala siyang small lever dito. So syempre, yung braking niya parehas lang pa ganito. Sa pag-shift naman is iba siya sa Shimano. Kung kailangan mo mag-shift up, i-full swing mo siya. So, lalakasan mong pwersa. Tapos pagbabalik ka naman, half lang yung swing. Parehas din sa front derailleur, pag mag-shift up ka, full swing. Tapos pagbabalik ka naman, half swing. Ang posibleng nakikita kong issue dito, since sanay ako sa Shimano, pag nag-shift, pwede akong malito. Kung bibili ka nito, make sure na itatanong mo muna sa seller kung yung latest version ba yung meron sila. Sa latest version kasi ng shifters nila, pinalitan nila tong levers, ginawa nilang material ng aluminum compared dun sa noong version na hard plastic lang. Kung gusto mong i-adjust yung reach mo sa levers, dito tatanggalin mo yung hoods. Tapos merong screw dito para gumalaw tong levers palapit o palayo. Sa brakes naman, dito mo ilalagay yung cables. Kapag gusto mo naman magpalit ng shifter cables, iaangat mo tong hoods. Kaso dapat mag-ingat ka kasi pwedeng mapunit tong plastic na to. Ayun ah, medyo maigpit. Pala. Ito naman yung kabitan ng clamp. Ito mo siya i-adjust. Expect mo lang talaga na medyo mas mabigat siya compared sa Shimano. Pero mas okay na yung pinalitan nila yung material, di ba? Kasi para mas matibay. Ayun, salamat sa mga nanood. Make sure pala na i-like yung video. Nakatulong to sa inyo.